At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mimusa, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Nagbulat si Nabibosa at Yun. Nagbiglang dumating sila Don Podrin at Doña Hilaria. Pero hindi naman sila nagpakita ng gano. Bagkus, inanyayahan pa si Yun na doon maghapunan. Pinainom pa ng alam. Tanda raw ng kanilang bagong pagkakakilala. Samantala, nag-ihatid na ni Brando si Dita. May narinig silang yabang ng malaking hayop, kaya hindi nakaalis ang batanda. Nagtago sa loob ng bahay at maya-maya ay narinig nila may bumagsak sa lupa. Nagtignan ni Brando ang kapatid pala niyang dalaga. Sa pagkakataong yun, nagpaalam na rin si Jude kay Mimosa. Subalit, hindi pa nakakalayo ang binata. May pumukpok sa ulo niya at nawala ng balay. Madaling araw nang marinig ni Mimusa ang binatang humihingi ng saklolo. Tinulungan niyang makapasok sa mansyo at nang makaalis ang binata, kinausap ng dalaga ang kanyang ama. Ay! Papa, huwag na kayong magmaang-maangan pa. Alam ko, inutusan mo ang alaga mong kapre kagabi. Sinaktan niyo si Jun. Aminin niyo na, Papa. Hindi siya nakauwi sa kanila kagabi. Pagdating pala niya dyan sa labas, inabangan siya ng alaga ninyong kapre. Ano ba ang nangyari sa kanya? Hindi ko alam yun. Wala akong alam dyan, iha. Lalo naman ako. Hindi ko alam yan, iha. Papa, bakit hindi ninyo aminin na inutusan niyo ang kapre na patayin siya? Di ba totoo, Papa, ha? Mimosa. Kilala kita, Papa. Aminin mo na. Tinaabangan mo sa kapre si Jun. Di ba, Papa? Hindi ba? Oo. Inamin ko. Binabangan ko siya sa kapre. Pero bakit, Papa? Ang bait naman ng tao. Wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Hanggang ngayon, hariwa pa sa isipan ko ang ginawa nila noon sa nakatatandang kapatid mo. Pinatay nila nang walang awa sa Alipio. Sinabi nilang halima. Pero hindi naman totoo. Gusto kong gumanti sa kanilang lahat. Gagantihan ko sila. Alam ko kung gaano kalalim ang galit mo sa kanila, Papa. Pero bakit kailangan bang idamay ang walang kaalam-alam na tao? Bakit, Papa? Bakit? Idadamay ko ang lahat sa bayang ito. Uunti-untihin ko silang sisilin sa sinabit ng Kuya Alipio mo. Papa, parang awa mo na. Huwag mo nang idamay si Jun. Huwag na, Papa. Nakikiusap ako. Bakit? Dahil nahuhulog na ang loob mo sa kanya, ganun ba, iha? Papa, Mama. Ayaw naming mahulog ang loob mo sa kanino man na tagalito. Kalimutan mo na ang lalaking yun. Dahil hindi ako titigil hanggang hindi ko sila mapapatay lahat. Sana po ay walang masamang nangyari sa anak ko.
Sana uuwi rin siya. Wala na akong kasama dito sa bahay. Paano na ako? Walang mag-aalaga sa akin. Kung may masamang nangyari sa kanya, mas nanaisin ko pang mamatay na rin. Ayoko nang mabuhay sa mundong ito. Inay? Parang may narinig akong tinig. John! Ikaw na ba yan? Opo, Inay. Pasensya na po kayo. Hindi ako nakauwi kagabi. Anak ko! Salamat sa Diyos at nakabalik ka, anak. Anak, akala ko may masama nang nangyari sa'yo. Inay, tama na po. Huwag na kayong umiyak. Tama na. Nandito na po ako. Ano pong nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang umuwi? Alalang-alala ako sa'yo. Inay, mahabang kwento po ang nangyari sa akin. At baka hindi ninyo ako paniwalaan. Paniniwalaan kita, anak. Sige, ikwento mo nga sa akin kung ano ang nangyari sa iyo. Sige na, ikwento mo! Amaya, pagkatapos nating mananghalian, pupunta ko agad kina Jun. Bakit? Nakauwi na ba si Jun sa bahay nila, kuya? Hindi ko alam. Kaya pupunta ko sa bahay nila para alamin ko kung nandun na siya. Isasama mo rin ba siya sa plano ninyo? Oo. Pagsasabihan ko siya. O kaya bibigyan ko siya ng babala. Babala? Anong babala yan? Ano, kuya? Na huwag na siyang pupunta sa likod ng lumang mansyon para makita lang ang babaeng yon. Ha? Eh bakit naman, kuya? Dahil malaki ang hinala ko na ang nakikita niyang babae doon ay ang hayop na nagtangkang dumagit sa'yo. Ha? Kuya? Ibig mong sabihin, totoong nandyan na sina Don Pudring? Nako, pero ayon sa kwento, anim na raang taon na ang nakalipas mula nang mapasa ilalim ng kapangyarihan ng masamang espiritu. Oo nga po, Nay. Pero huwag na sanang ipagsasabi sa iba dahil kabilin-bilin na nila na walang ibang nakakaalam na nandoon na sila. Anak, mag-ingat ka. Ayon sa kwento, ang pamilya nila ay pinagpapatay noon ng mga tao sa Nayon. Sinabi nilang mga pamilya sila ng aswang. Alam ko na ang kwentong yan, Inay. Pero hindi mo ko naniniwala sa aswang, Inay. Anak, naniniwala ako sa aswang dahil nakakita na ako. Yung nakita natin nung isang gabi, aswang yun, anak. Maniwala ka. Inay, huwag niyo naman akong piliting maniwala sa sinasabi ninyong aswang. Katang isip lamang po yan. Kwento lang yan ng mga matatanda. Panakot nila sa mga batang matitigas ang ulo. Hindi, anak. Totoo ang aswang. Totoo, anak. Totoong totoo. Tao po. Aling Nitang. Si Brando, nandyan na. Siya rin, naniniwala rin siya sa aswang. Dahil kamuntik nang madagit ang kapatid niya kagabi. Oh, pare Jun. Buti nakauwi ka na. Ano bang nangyari sa'yo? Bigla ka na lang nawala. Eh, mabuti pa. Mag-usap kayong dalawa. May gagawin pa ako sa kusina. Brando, maiwan ko kayo ha ng kaibigan mo. Sige po, Aling Nitang. Oh, pare, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lang nawala? Kwentuhan mo naman ako.
salbay talaga ni Papa. Naawa ko kay Jun. Ay, saan kaya ang bahay nila? Kailangan maibigay ko sa kanya itong mahiwagang medalyon para makita niya ang kapre kung sasalakayin siya. Hmm? May babae sa tapat ng bahay na yan. Magtatanong ako sa kanya kung alam niya ang bahay nila, Jun. Tatakpan ko ang mukha ko para hindi niya ako makilala. Ate, pwede bang magtanong? Ha? Ano yun? Kilala mo ba si Jun? Saan ba dito ang bahay nila? Ha? Si Jun? Ah, doon sa tapat ng mataas na puno ng akasya na yon. Wala nang ibang bahay na nandun, kundi bahay nila. Ah, maraming salamat, ate. Ah, sige, tutuloy na ako doon sa bahay nila. Ah, sandali. Bakit mo hinahanap si Jun? Ah, Kwan, may itatanong lang ako sa kanya. Ah, sige, maiwan na kita dito, ate. Maraming salamat. Kailangan makarating ako kagad sa bahay nila para maibigay sa kanya itong mahiwagang medalyon na tala ko. Pupunta kayo sa lumang mansyon, pare? Oo, pare. Marami na akong nakausap na tao. Mamayang gabi na ang usapan naming pagsalakay doon. Pare Brando, nakikiusap ko sa iyo. Sana pagbigyan mo naman ako. Huwag nyo nang ituloy ang binabalak ninyo. Bakit naman hindi? Pababayaan lang ba natin na may mabibiktima ang halimaw? Walang aswang, pare. Hindi totoo yan. Maniwala ka naman sa akin, oh. Katang isip lamang yan. Hindi dapat paniwalaan. Pambatang kwento lang yan, pare. Hindi na tayo bata. Pare, ang nakita mong babae doon ay aswang. Yun ang gumagala sa gabi. Kaya hanggat maaga pa, masalakin na ang lumang bahay na yun para hindi na makapangbiktima pa dito sa atin. Kailan tayo kikilos, pare? Kung nakapangbiktima na naman siya, ganun ba? Ikinalulungkot ko, pare. Hindi ko sasama sa inyo. At hindi ko niniwala sa swang. Hindi. Hindi, pare. Sige. Bahala ka, pare. Hindi mo na ako masisisi kung isang gabi ay salakayin kayo ng aswang. Hindi na ako nagkulang sa paalala sa iyo. Sige, halis na ako. Ihahanda ko na ang mga taong nakausap kung sasama sa akin sa pagsalakay. Umalis na si Brando. Malaki talagang paniniwala niya sa aswang. Jun? Ah, Mimusa? Ikaw? Oh, Kuya Brando, nandito ka na pala. Di ba galing ka sa bahay nila, John? Nandun na ba siya? Oo, Amaya. Niyayaya ko siyang samahan kaming mag-abang sa aswang. Pero tinanggihan niya ako. Kung doon ka galing, hindi mo nasalubong yung nakita kong babae na kausap? Ano ka mo? May nakausap kang babae? Eh, sinong babae? Ah, babaeng nakasuot ng kulay luntian. Tapos, may takip ang mukha ng dilaw na tela. Wala naman akong nakasalubong na babaeng ganun ang suot. Bakit? Ano ba ang babaeng yun? Nagtanong sa akin kung saan ang bahay nila John. Sinabi ko sa kanya na doon lang sa tapat ng malaking puno ng akasya. Ganun ba? Sino bang babaeng yun? Sino? Hindi ko nga kilala, kuya eh. Hindi ko naman natanong ang pangalan. Sino kaya ang babaeng sinasabi mo? Sino kaya?
ano? Anong gagawin natin para mahuhuli natin ang mapatay ang aswang? Gagawa tayo ng mga matutulis na bagay. Mga kawayan, yun ang ihahagis o ibabato natin kapag nakita natin ang aswang. Mag-ipon ng maraming gas para kapag nakita natin, bubuhusan at susunugin natin. Ihanda na rin ang mga bawat bawang at asin. Okay. Ihintayin ba natin siya ang sumalakay dito? Oo. Pero kapag hindi nagpunta dito, tayo na ang sasalaki dun sa kinaroroonan niya. Ha? Ba, saan ma naninirahan ang sinasabi mo, Kasuan? Marando? Doon sa lumang mansyon nila, doon po dring. Teka, ang ibig mo bang sabihin eh, may nakatira sa lumang mansyon na yun? Ha, Marando? Oo. Yun yung babaeng nakikita ni June. Tiyak yun ang asong na gumagala dito. Nakamuntik nang dumagit sa kapatid ko. Kaya ihanda ang mga arabas sa sinabi ko para mapuksa natin kaagad ang aswang na yun. Kailangan na natin kumilos agad para hindi na siya makapangbiktima pa. Ni Musa, inabot ka na ng gamis sa amin. Salamat sa mahiwagang medalyon. Magagamit ko ito. Walang anuman yun, June. Ah, halika. Ihahatid na kita dun sa mansyon. Ah, John, sino ang babae niyan? Ah, inay. Siya po si Musa. Anak po nila Don Pudring at Doña Hilaria. Magandang gabi po sa inyo. Anak, bakit mo dinala dito ang babaeng yan? Diba sinabi ko na sa'yo? Nay, pwede bang tumahimik na kayo? Tumahimik muna kayo. Sige ba, kasama! Talasan niyo ang iyong mga mata! Sige! Kapag nakita niyo ang aswang, itusok niyo sa kanya ang mga sibat natin. Buhusan ng gasolina. Batahin ng bawang at sunugin. Brenda! Brenda, ano yun? Brenda! Ayan niyo lang sila, inay. Huwag na kayong makialam sa kanila. Ah, ni Musa, hintayin lang natin makalampas ang mga taong yan. Saka na kita ihahatid sa inyo. Kasama. Brado. Wala ba kayong napansin na halimaw? Wala ba, Brado? Sa palagay ko, matakot siya sa dami natin. Ano ngayon ang plano mo, Brado? Sabihin mo sa akin! Siguro natakot ang aswang dahil sa dami natin. Siguro nga. Kaya gawin natin dalawang grupo ang mag-aabang sa aswang. Ang isang grupo, doon sa malapit sa lumang mansyon. At ang isang grupo, doon sa malapit sa bahay nila Jun. Bakit sa bahay nila John, Brando? Dahil may hinala ako na ang babaeng nakita ni Amaya ay ang aswang. Ha? At si John ang pakay niya. Kaya ang iba, doon mag-abag sa aswang. Brando! 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 Oh, Tokmol! Bakit? Anong nangyari? Napansin niyo na ba ang aswang? Di po, Brando. Pero yung anak ni Andrea na magdadalaga, sinalakay ng aswang. Patay na! Ano? Mga kasama, salakayin na natin ang aswang! Bilisan nyo! Tayo na! Tayo! Mahuli kaya nila Brando ang sinabi nilang aswang. Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mimusa dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula.
Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.